morning, guys! This is your Kuya Jojo, and I am your Mangyang in Check from Batangas. Yay! Marami siguro nagtataka na bakit Mangyang in Check. No, dahil ang nanay ko ay native from Mindoro. So, matik yun na ano ba naman mga native sa Mindoro? Hindi mga Mangyang. Okay, tapos ang tatay ko naman ay in Check. No, so I am half-blooded in Check at Mangyang. Mang Check. This is a new day for us. Isang bagong umaga na masaya, positive lang, walang away, walang gulo, walang stress. Yes, gaya sinabi ko, walang stress. Erase ang stress. Okay, gaya ngayon, walang ilaw sa amin. Diyos ko po, Lord. From 8 a.m. until 5 p.m., walang ilaw. No? Eh, paano natin gagawin yung mga gawaing bahay? Naglalaba kami. Nag-brown out. Anyway, meron pa naman mga okay pa yung mga damit. At okay, so ayan, iniikot ko kayo sa aming mumunting tahanan. Actually, mag-isa lang ako dito. No? Sinabi ko, so my first vlog. Ang tita ko ay nasa London, sa England. Ang pinsan ko naman nasa Japan. So I stay here alone sa Batangas. Binenta kasi namin yung bahay namin doon. At para mag-stay na ako dito. No, mag-resident pastor na ako dito sa Batangas. Kasi kailangan na ng church lumalaki. Anyway, yun, buti na lang may nag-invite, pumunta raw sa bahay nila, no, birthday daw ng anak nila. So, subo naman ako para tumanggi, pagkain na yan. Anyway. Okay guys, so naglalakad tayo ngayon, papunta sa, ayan kasama rin si Elmer. Mag-hi ka naman. Gusto mabanggaw tayo. Ano po yon? Makulot. Ano po makikita doon? Puno. Puno? Ano pa? Hey guys, welcome again. Welcome back. Ayan, ito na tayo sa bahay ni Ate July, yung nag-invite sa atin para i-celebrate yung birthday ng anak niya. Mamaya makikita natin, napakaganda ng lugar. Napaka maaliwalas, puro green, ayan, buhay probinsya. Ayan. Sa mga laging stress, ito sagot sa atin. Direta. Wow. Ikaw talaga nagluto niyan. Ayan sa atin, July. Hi ka nga, Ate July. Hi! Basto. Sila mamaya i-interviewin natin. Ito yung mga ano eh, samahan ng mga battered wife ng Batangas. San? Hindi na yung ulam. Ay, magpat... Mag-hi ka naman sa vlog ko. Hello, good morning. Ayan, sa Ate Marie. Ayan, masarap na. Yan. Mamaya, maririnig natin sila, i-interview natin, guys.
sa probinsya ka, ganito ang inyong igiban. Balon. Ay! Bakit? Basta asin yung tubig. Ay, wait lang. Pasokin mo. Subukan na. Subukan natin mag-igib, guys. So, ayan. Ito po ang kailangan ko na. Dire-direcho. Uy, bata! Uy, bata! Kili-kili po, ano yun? Dapit hapon na. Pagpasensya niya na. Dapit hapon na yan eh, kahit umaga-umaga, palubog ng araw. Okay guys, nakakapagod pala yung mag-igib dito sa balon. Sakit sa braso. Pero anyway, mga tao naman dito sanay na sa pag-iigib. No? Minsan nga talagang bumabangon sila ng alas sa madaling araw para lang mag-igib. Kasi minsan daw nauwawala ng tubig ang balon. Kaya kanina ngayon. Kanina na ngayon? Kaya kanina, no, yung tubig, konti lang, hindi na puno yung tiba kasi daw. Wala raw laman yung balon. Masyado mababaw yung balon ngayon. So, ayan. Kaya konti lang nakuha natin tuklid ng alahati lang. Anyway, that's it. How to make igib to the balon. Alam nyo ba dito na sa Manila, magkano ang suha? Yung pumelo, no? I think 85 pesos or to 100 something plus yung isang suha. Pero dito ang suha, ito oh, yung binibili natin na mahal. Guys, yan yun. Libreng libre. Right? Ang lalaki. Yan, laki. So, guys! Welcome sa vlog natin ulit. Ito ang aking anak. Tira mo. Magbaong gayahin, loko. Tira mo, parang kaming sando. Okay. So, ngayon, dito na tayo ngayon sa bahay natin, July. Yeah, kaya nga, tapos na tayo manangalian. Ngayon naman ay kakain na tayo ng... Ano? Yung... Pansit. Oh, alam mo ba ang pansit? Yep. DX, ang mama mo tawag ko. So, pinauwi na si DX, ang aking partner. Ngayon naman ay makikita nyo kumakain naman sila. Hi ka naman. Masarap ang pansit? I'm studious. Studious lang. Hi ka naman sa vlog ko. Hi ka naman sa vlog ko, si Mate. Hello. Rocky! Rocky! Tawag kayo ni Bais! Hello guys! So, ayan, nakabalik na tayo mula sa bahay natin, Julia. Busog. Sorry, hindi ko na na-videohan yung mga nangyari doon kasi nga nag-empty yung battery ng cellphone ko. Anyway, ayan, ang gulo ng kusina namin nasa likuran ninyo. Anyway, mamaya pupunta tayo sa Lumampaw kung saan yung makikita natin yung view ng Taal Lake. No, hindi na tayo lalayo pa kasi nga malapit na malapit lang ang lugar namin dito sa Cuenca, sa Taal Lake. Okay, so samahan nyo ako, pupunta tayo doon, hindi na tayo magsasayang pa ng oras. Okay, so enjoy, let's go! We'll be right back.
dito na tayo sa sinasabi kong lugar, which is makikita natin napakagandang view ng Taliq. Guys, so andito tayo sa Kubo na napakatahimik na lugar, napakagandang lugar. At dito lang yan makikita sa may Cuenca, sa Lumampau, Barangay Lumampau. Alright, so gusto ko rin ma-share sa inyo yung napakagandang nakikita ko ngayon. Hello! Andito na tayo mga kapatid. So nakita niyo yung ganda ng lugar. Ito ay sa pangangalaga ng Cuenca administrasyon at sa pamamahala ng munisipyo ng Cuenca. Tawag po dito yung Barangay Lumampau. So nakita niyo po, ayan po sa likuran ko yung Taal Lake. Oh, napakaganda. Actually, may pababa dyan. Okay, so 1,500 steps din pababa. So, hindi natin gagawin yun. Sobrang nakakapagod yun. Anyway, napakaganda. If you want to relax, yan, mag-iisip-isip, no? Pampawala ng stress, ito yan, nandito yan. Okay, so... Kaya sasabihin ko, mga kapatid, no? Magpasalamat natin sa Panginoon kung anong meron tayo. Simpleng buhay ay isang pagpapala sa Panginoon. Kasi naman, oo... glamuroso ang buhay mo pero puro ka naman problema. Sayang din lang, no? Enjoy your life, no? Enjoy your life. Be contented, be positive. Okay? So buhay probinsya ito. Galing ako ng Manila pero mas na enjoy ko ngayon ang buhay ko kasi hindi ako nagkamali sa desisyon ko na mag-transfer dito. Oo, sa umpisa mahirap. Siyempre iiwanan mo yung buhay mo sa Manila pero kung ito naman ang dadatnan mo dito, ganyan kaganda. Guys, kung ganyan na makaganda ang dadatnan mo dito. Parang ayoko na talaga rin bumalik pa ng Maynila. Alright, so God bless you all. Hanggang dito na lang ang ating vlog. So see you then. Until next time. God bless. Bye-bye.